Excited na si Romel na tumuntong sa 1,000 piso ang kita niya sa pasada sa susunod na linggo matapos mabalita ang may nakaambang rollback sa diesel hanggang 800 pesos ang iuwi niya ngayon. Pero kung mga 2 pesos ang bawas presyo next week, madadagdagan ang kita niya. Kaya lang may takot pa rin sila sa bawi. Taas babae kasi minsan tataas, ano siya, bababa siya ng 1 beses, tataas ng 2. Kaya minsan bababa ng 2 beses, tataas na ng 3. Talo palagi. Batay sa unang 4 na araw ng trading, lagpas 2 pesos na ang ibinaba sa presyo ng imported diesel at kerosene, pero ang gasolina, wala pang 50 centavos ang bawas. Magkakaroon ng rollback dahil dun sa ginawang pronouncement ng IMF or International Monetary Fund na nagdulot ng takot sa mangyayaring global recession. At because of that, nagkaroon din daw economic slowdown sa mga malalaking bansa. So ibig sabihin, kung may ganong pangyayari, bababa ang demand or consumption for petroleum products. Pero para sa mga rider, gaya ni Richard, na gasolina ang kinakarga, di baling maliit ang rollback, wag lang tumaas ulit. Kaya dumidiskarte sila para makatipid. Baka wala pang 50 sentimo sa gasolina. Ah, wala pa sa... okay lang sir, basta bumaba. Kung may madaanan ka sir na medyo mababa, pakarga ka na. Nagtapos ang 2022 na may net increase sa diesel, gasolina at kerosene. Ang umpisa naman ng 2023, oil price hike din. Pero mukhang mababawi agad sa susunod na linggo ang itinaas sa diesel, kaya lang malabo pa sa gasolina at kerosene. Kaya mismo ang DOE nag-aalangan sa rollback sa gasolina. Maaring mahatak pa siya ng iba pang factors like the freight. Pero magtutuloy-tuloy kaya ang pababang trend kung global recession ang dahilan ng paghina ng demand sa langis? Yung presyo ng krudo, pati rin po yung gasolina at diesel, nakikita ho natin na medyo may konting weakness po no, may next week, no. So inaasahan po natin or parang sa tansya natin is pwede pong manatili po ng medyo bumaba pa po ng konti no, by next week. Paalala rin ng mga eksperto, hindi ang presyo ng krudo o crude prices ang basehan ng presyuhan sa Pilipinas kung hindi MOPS o Mean of Plat Singapore na para sa mga finished products o buo ng diesel at gasolina. Kung ano po yung level ng baba ng crude or akyat, yun din po ay nagiging level ng MOPS, no? Hindi po ganun, ano? So talagang meron pong sarili silang behavior. May similar trend pero hindi po nangangahulugan na pareho po yung magiging level ng baba or akyat. Samantala, kinumpirma ng ilang sources sa Meralco na pataas nga ang overall na singil sa kuryente sa paparating na January bill. Maglalaro umano ito sa 60 hanggang 65 centavos kada kilowatt hour dahil sa mas mahal na kuryente sa spot market at contracted power. Hinahanapan pa umano ng paraan kung pwedeng mabawasan ang dagdag singil bago ang opisyal na anunsyo sa susunod na linggo.